Ito yung magiging bagong Mamburaw isolation area. Subalit, halos marami pang laman yung airport. Hindi muna natin agad yun iiwanan dahil alam naman natin, Dennis, na napakalaki ng volume na nagpa-positive lately. Napag-usapan ng ating Dr. Rasing and RHU staff at ng Provincial Capitol. Ang gusto natin, mablesan muna ang lugar at mapanatag yung mga dadalhin dito. Sa kabila ng dadanasin nilang COVID, yung magandang ambience, parang mas malaking alwan at presko dahil may wall at maraming electric fan at may mga puno sa labas. Pag narito ka, parang maganda yung panatag ka dahil doon pa lang sa simoy ng hangin, malaking katulungan na sa isang magiging COVID patient. Dalawang isolation facility na ang ating i-operate. Ito po ay para ma-accommodate po ang dumadaming kaso ng COVID-19 dito sa ating munisipalidad. Ito rin po ay in compliance sa direktiba sa atin ng Department of Health na paramihin pa ang capacity natin or increase ang capacity para sa pag-isolate para mas madali natin na mapipigilan po at mapapagaling yung mga taong may COVID-19. So ito pong ating isolation facility dito sa WEMA. Mayroon naman pong kanya-kanyang kwarto ang mga or cubicles ang mga pasyente natin. May tigi-isang kama, may tigi-isang upuan po yan. Tapos ma-ensure naman natin po yung kanilang privacy kasi po may takip yung kanilang cubicle or yung kwarto. Then maluwag naman po ito. According sa standards po ito ng DOH, 2x2 meters ang sukat po niyan. Kasi may tatlo tayong malalaking kwarto dito na ginawa or divisions. May tigalawang CR naman po sila para ma-ensure naman na hindi naman mako-compromise yung comfort po ng tao na ma-isolate po natin dito sa ating isolation facilities. Balit 23 ang total na capacity sa ngayon ng WEMA isolation facility. In the future po, madadagdagan pa ito kapag natapos na yung kabilang wing ng isolation facility. So, ma-increase natin up to 40 to 49 capacity ang WEMA isolation facility. Una sa lahat, salamat sa ating minamahal na Monsignor Carl Dimano na nag-bless kanina dito. Dito tayo nag-ribbon cutting para buksan ang araw na ito para sa ating mga COVID patient. Yun nga lang, mabibinyagan agad ng siyam na nagpositibo ngayong araw na to. So, magko-contact tracing and maybe mamayang hapon may laman na ito. So, hindi na lalamnan yung airport dito na muna. Alam naman natin, noong isang araw, isang bagsuan, 24. Nakikiusap sila na 15 days pa, huwag munang alpasan yung airport, baka bumigla dahil yayariin pa yung kabilang side nito. May mga magjujuty tayong mga nurses dito, magsusot po sila ng kanilang PPE para po din sa kanilang personal na proteksyon. We will make sure po na lahat ng pasyente na ating maia-admit dito ay maaalagaan po ng mabuti. And thank you very much po sa Provincial Capitol, kay Sir Mar Muling Bayan, kay Mr. Ryan Gadiano, kay Dr. Tan, kay Dr. Bombais ng Pidoho, and pakikipagtulungan po para po maisaayos ang ating isolation area. Sa ngayon po, pinagpaplanuhan po namin or na payagan natin na makalabas dito sa ground, within the grounds lang yung mga tao na naka-isolate po dito. We will make sure po na hindi sila magkakasalamuha ng ibang mga pasyente and walang contact din po sa mga tao sa labas po. So, kaya nga sila in-isolate dito ay para gumaling muna sila para hindi po makahawa pa ng ibang tao habang sila ay infectious pa. So, para din po sa physical and mental wellness ng mga ma-isolate natin po dito ay papayagan po natin sila na sa ilalim ng puno as long as wala silang makakasalamuang ibang tao or pasyente po. Umasa po kayo na mas lalo namin pagbubutihin ang pag-aalaga ng ating mga COVID patient. Nang sa ganun ay sa kabila ng kanilang dadanasin ay maramdaman nila yung pagmamahal ng gobyerno at ng lokal na pamahalaan. So muli, salamat po sa bagong biyaya na isolation para po sa kaginhawahan ng ating mga nagiging pasyente sa COVID. And sana po hindi po kayo mapunta dito dahil iniingatan niyo po ang inyong sarili. Kung gusto niyo pong huwag mapunta dito, magpabakuna po tayo. Maraming salamat po.